State witness na at hindi na makakasuhan si Ruby Tuason, ang umaming nagde-deliver umano sa ilang senador ng kickback mula sa pork barrel scam. At tulad na ipinangako, ibinalik na niya sa gobyerno ang 40 million pesos na nakomisyon niya umano mula sa anomalya. Pero hindi pa rin daw siya lusot sa pagkakadawit naman sa malampaya scam. Balitang hatid ni Ruth Cabal. So, does it mean you're accepted already sa state witness? Not allowed to talk. Okay. Umiwas sa media si Ruby Tuason nang paalis na mula sa opisina ng ombudsman. Naroon siya para ibigay kina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Justice Secretary Laila De Lima ang manager's check na mahalagang 40 million pesos. Pagtupad ito sa dati niyang pangakong isoli ang halagang nakubra umano niya mula sa pag-aahente sa pork barrel ng mga senador sa mga peke umanong NGO ni Janet Lim Napoles. Ibabalik ito sa National Treasury ang mismong kaban ng bayan. Kasunod dito ay naprobahan ng ombudsman ang pagbibigay sa kanya ng immunity. Ibig sabihin state witness na siya ayon sa DOJ. Kaya hindi na siya kasama sa mga kakasuhan dahil sa pork barrel scam. Kinilala kasi ng ombudsman ang bigat ng testimonya ni Tuason na siya raw mismo ang naghatid ng komisyon kay Senator Jinggoy Estrada sa kanyang bahay at opisina. At mismong chief of staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes. The proposed testimony of Tuason was found to be necessary in determining the truth of the acts committed. Only that of Ruby Tuason as a personal knowledge or as an eyewitness to link the senator. Pero pwede pa raw mabawi ang immunity ni Tuason. In the event Tuason fails to faithfully discharge her undertakings or materially deviates from her undertakings and her sworn statements, the immunity granted to her shall forthwith be revoked and the office shall reinstate her as a respondent and include her as an accused in the said cases. Hindi na raw nagulat si Estrada sa pagbibigay ng immunity kay Tuason. Sinama lang daw kasi si Tuason sa mga inireklamo noon para palabasing patas ang investigasyon. Done deal na raw ito simula pa lang at talagang silang tatlon na Enrile at Senator Bong Revilla raw ang target. Ang Malacañang umaasa na sa tulong ng immunity ni Tuason, maisisiwalat niya ang katotohanan. Ito rin ang paniwala ng iba pang pork barrel scam whistleblower. Palalakasin daw ng testimonya ni Tuason ang kanilang mga naunang pahayag, lalo na ang ugnayan ng organisasyon ni Napoles sa mga tanggapan ng mga mambabatas na tinukoy ni Tuason. Bukod kay Tuason, pinag-aaralan pa raw sa ngayon ng ombudsman ang application for immunity ng tatlo pang pinakakasuhan, sila Dennis Cunanan, Rodora Mendoza at Victor Kakal. Sa usapin naman ng pagiging state witness daw ni Janet Lim Napoles, sabi ng ombudsman hindi pa nila kinokonsidera yan sa ngayon dahil wala pa namang formal na motion na inihahain ang kampo ni Napoles tungkol dito. Maging ang sinasabing listahan ni Napoles ng mga taong sangkot sa pork barrel fund scam, hindi pa rin daw nakakarating dito sa ombudsman. Ang hawak lang ngayon at sinusuri ng ombudsman ay ang motion for reconsideration ni Napoles at wala pa naman daw siyang nabanggit na mga pangalan doon. Dawit din si Tuason sa pangungulimbat daw sa Malampaya Fund pero sabi ng DOJ, di palusot dito si Tuason dahil di ito kasama sa kanyang immunity. Yung Malampaya kasi that's still under evaluation by the FIO, hindi pa nga for preliminary investigation yung Malampaya, so hindi kasama dyan. Ruth Cabal, GMA News.